Grabe na hanap ko tungkol kay Gabriel. Ngayon, uunahan ko si Gabriel bago pa niya ako masiraan sa mga Elizondo. Aaminin ko sa kanila ng totoo. Pati yung tungkol sa amin ni Franco? Oo. Kuya Juan, tinutusin ako ni Chang. Mukhang kailangan mo na talaga umalis at tutulungan ka namin. Gusto ko ipaalam sa inyo na napasok ng masamang loob ang kwarto ko. Juan, kamusta ka? Halayo na ako ng mansyon. So, sana makipagkita sa'yo at na rin sa mga kapatid mo. Ito na lang ang sekreto na hindi ko sinasabi sa'yo. Ni Franco sa si Oscar, sila ang mga kapatid mo. Ano ba? Nung nakausap ko si Attorney, sabi niya sa akin kung makakita ako ng tao na po pwedeng magdiin kay Juan Samonte tungkol sa mga kasalbayan niya, gawin ko na. Hello? Norma? Juan, pwede pa tayo magkita? Nakausap ko na si Juan. Makikipagkita siya sa akin. Susunod na lang ako kasama ko ng mga polis. Kuya! Kuya, mga tawa sila ni Gabriela! Norma! Wala ho dito ang mga Samonte at hindi ho talaga ang mga polis namin ang pumulis sa kanila. Gabriel, nagpunta ako sa presinto at hindi doon nakakulong sila Juan. So, I'm sure walang interrogation na nangyari. Norma, kung ano man yung mga nalalaman mo, nakikiusap ako sa'yo, manahimik ka muna. Delikado. Kailangan ko malaman kung anong tinatago ni Gabriel. Ipakiramdam ako, alam niya kung nasa sinawan. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag may nangyaring masama sa kanila. Gagawa kong paraan para matakasoy na sa'yo. Check door switch, please! Hoy! Good evening, Gabriel. Kumain ka na? Sila Norma. Birthday kasi nung kaibigan nila. Kaya medyo malilate ata na uwi muna. Pero huwag ka mag-alala. Uuwi rin sigurado yun, di ba? Dahil kasi vigil ng mama niyo bukas. Gabriel? Okay ka lang ba? Ito muna ako. Tatawagin na lang daw tayo pag ready na yung medical legal. Magiging okay din yung mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Puntahan natin sila sa loob. Sige na, sige na. Nakabantay na lang dito. Juan. Juan, alam ko kulang pa yung sorry ko. Alam ko hindi sapat yun. Na kahit umiyak ako dito, kulang pa yun para mapatawad mo ako sa ginawa ko sa'yo. Nagtaksil ako, sinid-up kita. Juan, magsalita ka naman, oh. Please. How are you feeling? Naantok. Baka dahil sa gamot. Uy, Franco. Huwag ka na matulog dyan. Mahirap na. Baka mamaya may magsumbong pang nandito tayo eh. Uliin pa tayo ng mga pulis. Halika na, punta na natin si Kuya. Kuya, oka. Sandali nga.
mag-usap-usap tayo. Tayong lahat. Oo. Muntik na nating ikamatay yung mga pinagagawa sa atin ni Gabriel. Pero nagsugal din naman ang buhay sila Sari at Jamie para iligtas tayo eh. Hindi pa ba malinaw yun na pinagsisisihan na nila ang ginawa nila? Salamat ako lahat to eh. Hindi ko nagdinami yung mga kapatid ko. Pero kahit anong mangyari, hindi pa rin ako magalit sa'yo. Kahit munti ka na matay yung mga kapatid ko, kahit sinetap mo ako, hindi ko pa rin kaya magalit sa'yo. Nakakatawa kasi. Kami naging biktima dito. Naging biktima kami dahil nagpadala kami sa nararamdaman namin para sa inyo. Oh, Norma, nasa na ba kayo? Magkapatid kayo. Sabot ko sa telepono. Diyos ko, yung bata ito. Norma. Ah, Gabriel, andiyan ka pala. Sino yung tinatawagan niyo? Ay, yung caterer kasi para dun sa vigil. Bakit parang hindi ka pa natutulog? Eh, magdamag kong hinintay yung mga kapatid ko, hindi sila umuwi. Tinatry ko naman tawagan yung mga cellphone sila, nakapatay naman lahat. Hindi na tama to, ano yan ba? Baka kung ano na nangyari sa kanila. Ay, siguro naman kasi na-late yung party, kaya nagpa-umaga na. Hindi nyo naiintindihan eh. May nangyayari, Aling Eva. Hindi kami lahat ligtas. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko na makausap sa attorney. Wala na akong choice. Hello, attorney. Kinakailangan nyo magpunta dito sa mansyon. May mga importante akong kailangan sabihin sa inyo. Kailangan ko na advice nyo. Sige po, maraming salamat, attorney. Maghintayo ako. Attorney, pakisigurado lang ho na walang makakasunod sa inyo sa pagpunta nyo dito sa mansyon. Walang gusto mo na magsalita. Sige, muna na ako. Alam kong galit kayo sa amin dahil niloko namin kayo. Niloko? Inuto? Pinagsamantalahan? Oo, sige. Pero para gawin niyo sa amin yung ginawa niyo, mahirap tanggapin niyo. Kung tutuusin, pwede naman kami magpakalayo eh. Pero hindi namin ginawa dahil nagtiwala kami sa inyo. Dahil laging sinasabi sa amin ni Kuya Juan na malaking tiwala niya kay Norma at walang dapat ipagkaalala. Bakit? Ilang beses ba kailangan masaktan ng isang tao para tuloy mawala ang tiwala niya? Pwede bang huwag mo munang pag-usapan to? Lalo lang tayo makakasakit. Tama siya. Ginawa lang natin kung anong tingin natin ang tama. Si Gabriel ang dapat na magbayad dito. Pati ang mga tauhan ng mama niyo. Anong plano niyo ngayon? Alayo na kami. Para wala nang gulo. Ngayon namin kayo habalayan pa. Okay ka lang ba? Yeah, I'm okay. Ano, may balita ka ba kay Juan? Attorney, kinakabahan ako. Wala pa akong balita sa kanila. Everything doesn't feel right. Sinubukan kong tawagan ng abogado ni Mr. Salcedo. Pero hindi pa handa ang kliyente niya para makapag-settle.
nagpapavigil sa mansyon ng Elizondo ngayon para kay Gabriela. Pupunta ako doon, baka sakaling may mabalitaan ako. Sia, please be careful. You don't know. Hindi sila magiging open sa'yo. Alam mo yan. Good morning. Sorry. Good morning. Kiko, patama muna yung security. Pasigurado mo na walang nakasunod kay Atty. Papunta rito. Okay po, sir. What do you need, Gabriel? Thank you. Ano itong urgent concern mo? Atty., hanggat maaari sana ayoko nang may iba pang makaalam. Akala ko magiging okay ng lahat eh. Pagkatapos kong ibigay yung hinihingi nilang pera. Mukhang hindi pa pala eh, dahil hanggang ngayon wala pa yung mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Okay. Mukhang sensitibo itong kasong ito, ah. You have to tell me everything. Ano itong sinasabi mong hinihingang kanila ng pera? Bakit kanila hinihinga ng pera? Ate, siya na kami. Bayaran mo na muna. Mana ko? Kailan niyo balak umalis? Saan kayo pupunta? Kailangan na namin umalis. Baka inaanap na kami ng mga tao ni Gabriel. What? Naiintindihan ko naman na hindi mo na ako kayang pagkatiwalaan ulit. Pero pwede natin idemanda si Gabriel. Tingnan mo nga yung ginawa niya sa inyo. Malakas yung laban natin. Yung medical legal. Di ba magagamit natin yun? Kami mismo ng mga kapatid ko, kami ang titestigo. Mama, kami ang gumulo ng buhay niyo. Hayaw na namin ang gulo. Lalayo na kami. Alis na kami. Etong si Juan Zamonte at yung mga kapatid niya, Atty. Pinakulong ko yan. Pinahuli ko sa mga pulis. Sa hindi ko alam na dahilan, nakalabas sila ng kulungan. At nung mangyari yun, kumuha sila ng tiyempo sa akin at dinukot nila ako. Nung nadukot nila ako, Atty., galit na galit sa akin si Juan Zamonte. Tinutukan niya ako ng baril, pinagbantaan niya ako, papatayin niya ako. Ang gusto niya, sundin ko yung gusto niya. Gusto niya, iurong ko yung kaso na inihabla ko sa kanya, yung demanda ko. Aminin ko daw doon sa korte na hindi totoo kung ano yung nakita ko, kung ano yung ginawa niya doon sa mama ko nung mahulog, nung maaksidente ang mama ko. Bukod doon, hiningan pa nila ako ng pera. Teka, ipinaalam mo na ba ito sa mga pulis? Hindi ko na mama ko ang gawin pa yun, Atty. Dahil una-una, ayoko naman madama yung mga kapatid ko. Pinagbantaan niya kami. Hindi lang ako yung papatayin niya, pati yung mga kapatid ko, Atty. Pasensya na kayo kung bakit ngayon ko lang sinabi ito, Atty. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kailangan ko na advice nyo. Mamaya hindi naman talaga sila sumunod sa usapan namin. Kaya hanggang ngayon, wala pa yung mga kapatid ko. Baka kung ano nang ginawa nila. Ganun na lang yun? Tatakasan mo yung laban mo? Alam mo na namamatay ang kapatid ko. Si Franco, sinabi ko sa sarili ko, mabuhay lang ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat. Kalilimutan ko ang lahat. Hindi na ako maghihigante. Mabuhay lang ang kapatid ko. Ayan siya. Buhay siya. Siguro naman maiintindihan ni Livia kung bakit ito ang desisyon ko. Ang pinaka-importante sa akin ang pamilya ko. Naligtas sila. Kailangan namin umalis. Hahabulin namin yung barko mamaya ng gabi. Sabi ko na nga na idedemanda natin si Gabriel. Aalis pa rin sila. Ate, naiintindihan ko naman si Juan. Hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman niya na tinutorture yung mga kapatid niya sa harap niya. So, I guess tama lang na magpakalayo-layo sila. Pero papayag ba tayo na ganito pag himahiwalay? Kung ako lang masusunod, gusto ko nasa tabi ako ni Juan sa mga oras nito.
Gusto ko lumaban siya. Huwag niyang takasan to. Pero pag hindi natin sila makonvince, ibig sabihin ba nun, kailangan na rin natin sila kalimutan? Yes, ngayon na. Manay ba, wala pa o ba? Wala pa eh. Gabriel, meron daw isang lalaking pumunta sa opisina ko at nagtatanong tungkol sa kasong isinampan natin laban kay Juan Samonte. Sino? Simon Torres daw ang pangalan, taga Punta Guarda. Nakahanda daw siyang tumistigo laban kay Juan. And I thought it best na makausap natin siya ng personal. So, ipinatid ko siya rito sa aking tauhan. Good attorney. Chang, dumating na po yung mga tao para doon sa vigil. Eh, saan po ba sila papatuloyin? Naku, pauwi muna sila. Sabihin mo hindi na matutuloy yung vigil kasi may emergency. Hindi, sandali lang, malang Eva. Huwag nyo silang pauwiin. Attorney, naisip ko lang, bago pa may gawin tong mga to, tong mga samonting to sa mga kapatid ko, bakit hindi na natin sila unahan? Sabihin na natin dapat nating sabihin. Etong mga taong to, maaaring magamit natin. Maaaring isa sa kanila pwedeng tumistigo laban sa mga Samonte. Eto na ang pagkakataon natin. I believe that's the best thing to do, Gabriel. Mas marami nakakaalam, mas mahihirapan ang mga Samonte na ituloy ang mga masasamang plano nila. Mana Eva, huwag niyo sasabi sa mga tao na hindi natuloy ang vigil. Basta mamaya ako na lang umarap sa kanilang lahat. Jimmy, magkikita ulit tayo. Hanap kita. Kahit saan ang panahon. Kahit saan ang pagkakataon. Mahal na kita, Franco. Jimmy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. So, I guess tapos na yung laro para sa atin, Oscar. Congratulations. Panalo ka. Hindi bagay sa akin yan. Congratulations sa'yo. Alam mo, matagal na akong talo sa laro. Matagal na din akong game over. Hindi ko lang alam yun, or hindi ko lang tinatanggap. Alam mo, sorry. Akala ko, laro lang lahat to. Totoo na palang nararamdaman ko sa'yo. Naiintindihan ko yun nung aksidente kayo ni Jamie. Alam mo, takot na takot ako nun. Natakot ako na baka mawala ka na dahil sa'kin. Bakit galit na galit ka sa'kin? Kasi akala ko, yun yung madaling paraan. Para matapos lahat ng to. Gusto ko pala. Gusto ko maalala mo yung Oscar. Namahal sa'yo ng totoo. Stay, please. Harapin natin si Gabriel. Si Gabriel. Itong kailangan namin gawin. Kaya na namin madamay kayo. Pero pamilya ko naman nagsimula nito eh. Hayaan mong tapusin ko kung ano sinimula ng problema ang pamilya namin. Magtulungan tayo. Tutulungan namin kayong makuha yung justisya para kay Livia. Pati na rin sa pagmamalapit sa inyo ni Gabriel. Huwag na ko yung umalis. Sana maintindihan mo ng buo ang desisyon mo. Gusto kong malaman mo na kahit na umalis kayo, itutuloy ko yung demanda. Idedemanda ko si Gabriel. At
Kung totoo yung sinasabi mo, na siya ang pumatay kay Mama, sisiguraduhin ko magbabayad siya. Ingatan mo ang sarili mo. Akala mo naman, mapapatunayan niya lahat ng binibintang niya sa amin. Sa pagbaligtad ng mga pangyayari. Inilang mag-issue ng warrant to arrest laban sa mga Samonte. Si Juan Samonte ay ang kinikilala niyong si Juan Reyes. Ang pumatay sa aking mama. Sinama niya ang kanyang kapatid na si Oscar at si Franco. May pag-asa pa ba ang mga Samonte? Ano pa kayo nautulang mga yan? Wala na kayong kawala lahat. Meron po kaming warrant to arrest para kay Juan Samonte. Sama niyo na rin mga kapatid ng Juan na yan. Pasyon de Amor.